Everyone. So sa video na to, tuturuan ko lang po kayo para malaman nyo kung ano ba yung specification ng inyong computer na hindi na natin kailangan buksan pero ang ating computer case. So ganito lang po yung unang method po. Pindutin nyo lang po sa keyboard yung Windows R. Pagkatapos may lalabas po dyan yung run. Type nyo lang po yung DX diag or diagnostic. Then hit enter. So hintay lang tayo saglit. Lalabas o magpa-pop up yan ng window na kung saan nandun yung details ng ating computer. So ito po. So makikita natin direct diagnostic tools. So display, ito po yung ating system model, system product, sa BIOS 2003-202. So processor, meron po Intel Core i7 7th generation. Tapos meron siyang 3.60 GHz 8 CPUs. Okay. So pagdating naman sa memory, makikita natin yung 8192 MB or 8 MB RAM. 8 GB na po yung ating RAM o yung memory. So para naman po sa display, makita natin yung ating display, shared memory po siya. 4 GB naman po yung ating memory. So brand lang natin na built-in po, HD graphics, Intel graphics 630, yan po yung ating GPU. So, built-in GPU. So diyan pa lang po makikita na natin yung ating specification ng computer. Maliban diyan, pwede rin po tayo pumunta o mag-close natin yan. Pindutin natin sa ating keyboard yung control, alt, delete, tapos task manager. So po, pag ito po nag-pop up na to, gawin natin more details sa performance. So makikita po rin natin dito yung specification ng ating computer. Ang CPU natin o yung central processing unit is Core i7 7th Gen. Okay? 3.6. Ganun din po yung nakita. Ito po sa mga mag-upgrade po ng computer, importante na malaman nyo kung ano ba yung frequency type ng inyong memory. So akin po ay ginagamit ko 8 GB. Meron siyang available speed na 2133. So dapat pag nag-upgrade po ako, ganyan din po yung aking bibilin. So pwede ba ako mag-upgrade? Makikita nyo po doon slot. Meron pa yung 1 of 2. So ibig sabihin isang memory pa lang po yung aking na ilalagay sa system unit. Pwede ko pa po siyang i-maximize. So pwede pa akong bumili ng isa pang memory na 2133 din. Tapos i-combine natin sila para maging mas mataas yung ating memory. So yung hard disk naman natin, makikita natin dito. So meron akong 500 gig na capacity. Tapos yung USB na ako nakasalupa, nandiyan din yung Wi-Fi connection, makikita natin dyan yung speed ng ating internet. Since Facebook naman yung binabrowse, hindi naman siya ganun kaano. Pakikita nyo kung nagda-download yung matataas po yan. So sa GPU, kagaya ng sinabi ko kanina, Intel Graphics 630. So yan lang po. Sana po may natutunan kayo. Bye!